Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang Salita ng Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat, hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangala ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ni San Lorenzo, isang diakono at isang martir. At ngayon po ay kaarawan din ng kanyang kapunian, no, si Cardinal Gaudencio Rosales. Kaya pinapaabot po natin ang ating pagbati ng maligayang kaarawan. At kung titignan po natin sa ating mga pagbasa at sa ating kapistahan ngayon, yung motto rin ho ni Cardinal Rosales, nagmula din ho sa ating Ebanghelyo. Hanggat hindi namamatay ang isang binhi, hindi ito mamumunga, hindi ito lalago. At ito rin po sana yung makita natin o pagnilayan para sa araw na ito. Kung titingnan po natin yung ating Ebanghelyo, ito rin yung ating buhay Kristiyano. Misteryo Paskwa. Kamatayan, ang papakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. At ito rin po yung ibinabahagi sa atin o binabahagi sa amin noon ni Cardinal Rosales kapag siya'y binabahagi niya yung kanyang kaarawan, yung kanyang pagdinilay dun sa ating Ebanghelyo ngayon. Sabi nga nila, no pain, no gain. Kailangan may paghirapan ka, kailangan may pagdaanan muna bago mamata mo yung ninanais mong makuha. At kahit sa anong aspeto ng buhay, ganyan din yung ginagawa natin o ganyan din yung pinagdadaanan natin. Para ikay makapagtapos, kailangan mong humugol ng pag-aaral upang ikay makahanap ng trabaho o kaya umangat sa iyong posisyon, kailangan magsumikap ka magtrabaho. Kailangan hindi ka dinalate, maganda ang iyong pagpasok, maganda ang iyong pakikipagtrato. At makikita rin natin yung bunga na yon kapag pagdating ng panahon. Sa takdang panahon, makikita rin natin yung bunga na ating ginagawa. At ating, kung titingnan din po natin yung ating unang pagbasa, hindi niyo paalaala sa atin.
Kung kakaunti ang inihahasik, kakaunti lamang din ang iyong aanihin. Kung marami kang inihahasik, marami ka rin aanihin. Kaya kung kakaunti lang yung ibinibigay mong panahon, kakaunti lang yung binibigay mong lakas, asahan mo, kakaunti rin yung matatamo mo. Kung marami kang ibinubuhos, marami kang ibinugugol, marami kang isinasakripisyo, marami din ang babalik sa iyo. Siguro, yung mga nagtatanong sa inyo sa mga sandali ito, eh, Father, ang dami ko ng sinasakripisyo, ang dami ko ng iniaalay, ang dami ko ng pinagdadaanan, bakit parang wala pa rin nangyayari? May mga pagkakataon din ho na wala tayong kontrol. Siguro, sinasakripisyo na natin yung kailangan isakripisyo, ginagawa na natin yung kailangan natin gawin, pero parang pakiramdam natin, wala pa rin nangyayari. Hirap pa rin, hindi tayo umaangat. Siguro, may mga pagkakataon din na yung mga impluwensya sa ibang lugar, yung mga ibang tao rin, yung nakakatulong sa atin. May mga ibang tao rin na nagdudulot din ng kahirapan para sa atin. Pero, konti mo nating tingnan sa aspeto lamang ng iyon. Tingnan din natin yung ating sarili. May mga tao din na nagsisikap na, madami ng sinasakripisyo, pero parang hindi pa rin umuunlad. Tayo ba? Ano ba yung ginagawa natin para makatulong sa kanila? Ano ba yung ginagawa natin para maparamdam din natin sa kanila na may bunga na yung kanilang paghihirap, may bunga na yung kanilang pagsasakripisyo? Baka kasi minsan tayo rin yung dahilan kung bakit hindi nila nararamdaman, hindi nila naranasan yung gantimpala, yung bunga, yung kanilang paghihirap at pagsasakripisyo. Tingnan din po natin na maaari na tayo rin yung magiging daan ng biyaya ng Panginoon. Baka kasi tayo nga yung instrumento na pinipili ng Diyos, pero hindi naman natin o hindi bukal sa ating kalooban na maging daanan o daluyan ng biyaya ng Diyos. Hiningin po natin yung biyaya na iyon para sa araw na ito. Hiningin natin yung tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, San Diakono, San Martir. Inialay yung kanyang buhay para sa ating pananampalataya upang makita rin natin, matamasa natin yung pananampalataya na ating sinasampalatayanan ngayon, yung pananampalataya na pinangahawakan natin ngayon. Mga dugo ng martir na nagpayabong sa binhi ng pananampalataya na ating pinangahawakan sa mga araw na ito. Yung po, isang mabiyayang araw sa inyo. Just another stranger.